biyahe namin ngayon, walang ka-traffic-traffic simula pag-alis namin sa bahay hanggang dito sa MacArthur Highway. Lahat ng tao ngayon nasa mga kani-kanilang probinsya na. Kaya smooth na smooth ang aming ride papuntang Bulinao. At syempre kasama ko pa rin si Papa Jesus sa aking likuran. Time check 6:13. Nandito na kami ngayon sa Pampanga. Pampanga, San Fernando. Time check 9:05 ng gabi. So mga 5 oras na kami pumapadyak ni Papa Jesus mula Fairview. So dito na kami sa Angeles City, Pampanga. Ayun na nga, dito na kami sa Tarlac. Welcome Tarlac. Check, 10 o'clock ng gabi. Dito na kami sa Bambal. Sige naman. Walang tingin-tingin. Mag-alauna na ang madaling araw. Dito na kami sa Santa Ignacia. Ayan yung arko. Parte yata ng Tarlac to. So ayan, dito kami sa Santa Ignacia, Tarlac. Huminto kami dito para manghingi ng tubig. Pero hindi tubig ang, hindi lang tubig yung nabigay sa amin, pati pagkain. Dinner na. Tignan nga kami tumira dito eh. Kaya maraming salamat sa mga buhay natin. Kuya, pwede bagay, konsyal ng Santa Ignacia. Attorney po lang namin, si Kuya Attorney Lloyd Tagudin. Saka yung mga kasama namin ng Santa Ignacia Eagles na sama-sama ho kami nagkakaisa. Yung club namin kasi iba-ibang club na nagkakaisa para tumulong sa mga biyahero katulad nyo ngayon si Mana. Yan, may police po tayo. Yes, sir. Ano ba? May Pinoy. Oo. Ito po yung pinakamabaero namin. Ha? Buka nga po eh. Dalawa sila. Ito po. Ako po yung pinakamabait na walang inyong maba. Tapos si Kuya Abs. Sir, good evening po. Si Kuya Bin. Si Kuya Bin. The highlights. Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Mabuhay ang Santa Ignacia Agila. Mabuhay! Agila na thank you sa mga kuya natin. Pinigyan tayo ng ano, mga pagkain. Thank you po, marami po salamat. God bless po, God bless. Now entering Camiling. Time check, alas 3 sa madaling araw, papasok kami ng San Clemente. So, nakaka 160 kilometers na tayo. Simula din may ride down tayo kanina. Ito na, Pangasinan na. Papapasok lang natin sa arko ng Pangasinan. Hi, good morning! Andito na kami sa Bugalyon, Pangasinan. Bali nakaka 192 kilometers na kami simula nung pag-alis namin kahapon ng alas 4 ng hapon. So meron pa kaming mga 100, ilan pa? 120? Mga 120 kilometers pa bago namin marating yung Bulinao. Kasi mga more or less 300 kilometers eh. So mga 100, medyo malayo-layo pa. Na-try namin kunin ng ano. Try namin kunin ng bago mag-alas dos or bago mag-alauna ng tanghali. Dapat nandun na kami. So maganda naman yung kalsada dito eh. Rolling lang. Tsaka
mas ano, mas marami yung patag. Siyempre, kasama ko na naman si Juan Lakbay. Nauto na naman ako sumama sa kanya. Sa cycle computer ko, ano na lang, 453 kilometers na lang, nasa bahay na kami. Layo pa. Nung bundok ko, grabe, aahunin ba namin yan mamaya? Sana hindi naman. Check, 7 ng umaga, dito na kami sa Sual. Grabe traffic dito. May ahon din pala rito. Ayan, kalating kilometro ang ahon. Ayan, walang daya. Welcome, Kawayan. Naka 225 kilometers na tayo at nandito na tayo sa City of Alaminos, home of 100 Islands. Alaminos. Dahil mahal na araw ngayon, maraming mga prosesyon. Mga moriones. Ano to? On the way papuntang 100 Islands. Dito sa may Alaminos. Diretso? Kanan. Ito na kami sa port ng papuntang 100 Islands. So yun, daming tao. Haba ng pila, hanggang doon sa may dulo. Hundred Islands. Dami oh. Dami nila. Mga niya tatay sasakay ng barko papuntang 100 Islands. So ayan, dito na kami. Time check, ano oras na sir? Hindi ko alam. Hindi ko alam, teka. Time check, time check. Ano oras na ba? 8:44, quarter to 9 ng umaga. So ganito karami ngayon sa ano. Sa hindi naman to yung 100 Islands eh, pero yung entrance papunta doon. Ayan. Daming tao. Picture lang kami tapos diretso Bulinaw na. Woo! Grabe init. Dami talaga ng tao. Pero man tiyaga nilang pumila sa ganito kainit na araw. Ay, summer na talaga. Time check, quarter 11 ng umaga. Dito na kami sa Welcome to Bani. Grabe init. Ito yung last na ahon papuntang Bulinaw. Bale nasa 3 kilometers din to. Kasi grabe ang init. Siguro mga alas 12 na ng tanghali ngayong
Kaya bukod sa umahon ka na, grabe pa ang tirik ng araw. Ay, pero saglit na lang to. Tsagayin na namin to, mga 2 kilometers na lang na ahon to eh. Tapos lusong na. Whew! Grabe init. Diyos me. Grabe yung araw, tirik na tirik. Tapos kanina, sobrang lakas pa ng headwind. Kaya mas pinahirap yung itong part na to. Mas dito na kami sa Bulinaw. Grabe ang headwind. Negative 1 gradient, parang hindi lumulusong. Grabe lakas ng headwind. Bulinaw. Ah, Papa Jesus. Success. Ayaw ko na. Pagod na kami. Ayaw na yung tuhoy ko. Approaching na tayo sa angkon ng Welcome Poblacion Bulinaw, Giant Clam Capital. Ayun, dito na tayo mga guys. Ang distance mula dun sa pinanggalingan ko sa Novaliches hanggang sa may angkon ng Bulinaw, 278 kilometers. Grabe pa rin ang headwind habang lumulusong. Kaya hindi masyadong ramdam yung lusong eh, kasi napipigilan na hangin. Ayan, lusong to. Negative 3 ang gradient. Bulinaw! So ang gagawin namin ni Papa Jesus ngayon, maghahanap kami ng transit dito sa may syudad, sa may bayan. Baka hindi na kami maligo sa dagat dun sa Patar, kasi nga mukhang maraming tao, maraming turista ngayon dahil Holy Week. Kaya baka along Zambales na lang kami maligo. Ito sana may bakante pa. Fully booked yung hotel na pinagtanungan namin. Kaya hanap kami ni Papa Jesus ng matutuluyan. Medyo mandadun para may paano yan. Baka merong available. Ano kasi ngayon eh, peak season, daming tao. Kaya expected talaga na maraming turista. Tsaka fully booked yung mga resorts, yung mga hotel, transients. So sana swertehin kami. Day 2 ng aming Bulinaw trip. Tayo muna kami dito sa Isabel's Kitchenette by Bestie. Papa Jesus. Di tayo na inform, may off-road pala dito sa ruta namin. Ayan. Ito na yung way papuntang Patar galing Bulinaw. Sa banda doon yung beach, yung dagat. So time check, anong oras na? Mga 6, no?
Pag-aalas 6 ng umaga. So, kumain muna kami kanina. Ah, grabe ang off-road pala dito. So, ang destination namin ngayon ay Zambales. So, nasa around ano pa rin, 200 kilometers. So, ayun na nga. Hindi naman kami naliligaw. Medyo tama naman to ruta namin. Ang pinag-iisipan namin ngayon, kung dederechoin namin tong way na to. Kasi hindi namin alam kung gaano kahaba tong off-road na ganito eh. Pero ang tumbok nito ay sa main road din. So kanina, dun sa from main road, kumanan kami kagad eh. Dapat sinunod namin yung pinagtanungan namin na after ng tulay, dun pala kami kumanan. So, malaman na. Bumalik na lang kami kaysa diretsoin namin yung off-road kanina. So dito na ulit kami sa kalsadang dinaanan namin. Sarap ngayon, malamig. Sana hanggang mamaya. Dito kami ngayon sa Barangay Estanza. Kakanan na kami dyan papuntang Patar. Sarap mag-beach. Hindi kami nakapag-beach kahapon eh. Mga pagod na. Try namin sa Zambales mag-beach. Barangay Molino. Lagpasang namin sa arko ng Patar. Ayan, may mga iba rin pala siklista kaming makakasabay dito. Sir, may matinding ahon dito. Nakakalang ko lang 2 kilometro. Tapos ang average gradient nasa 9%. Mga nakita tayo mga kaibigan natin si Krista. Si Ma City, Caloocan. Emil from Quezon City, Caloocan, SJ SGB. SGB. Junior Bikers Quezon City, Caloocan. Pabuhay, Marshall. Under PS. Senior Junior Bikers, yes. Quezon City, Caloocan. Pabuhay. And Jerry Binoman. David, shoutout sa anak kong nag-alala dyan. Pauwi na kami, may maya konti. Okay, thank you, I'm sir. Emil. Shoutout sa mga SGB. Shoutout, SGB. SGB. Marshall, SGB. Quezon City, Caloocan. Ayan, shoutout, SGB. Mabuhay kayo. Salamat. Grabe, 15%. Ang ganda pa rin ang kalsada dito. Sulit na sulit. Tapos masanda dun, may ahon ulit. Pero rolling lang. Man, rap road. Papa Jesus, naka gravel. Pansa kanya to. Sa akin, hindi. 1 kilometer daw na ganito to eh. Ah, yeah. Hirap. Ayun guys, may mga section dito sa route namin na ganito kakipot yung kalsada. Tapos sa kaliwat kanan, bukid rin. Nasa ano pa tayo? Taas ng bundok. Buti dito, asfalto na. Laking tulong. Rough road ulit.
haba nitong gravel road. Wala kami idea kung ilang kilometro itong ganito. Nakakamiss tuloy gamitin ng gravel ko. At least kung yun yung gamit ko, wala akong problema dito. Kaya yung road bike tayo ngayon eh. Ano nga ganun yung kanina kalsado, yung mga batong parang panghilod tas mga graba. Woohoo! Mahabang lusong to. Dun, oh, public beach to. Oo, tsaka iba yung buhangin eh. Kaya gusto niya to. Oo. Mas maganda yung kulay ng buhangin dun eh. Kung alam lang nila, no? Grabe yung ano, traffic dun sa isang resort. Ano? Hey. Check 12:30, nakaka 93 kilometers na kami. So, parang kalalagpas lang namin ng Dasol, Pangasinan. Grabe init. Nanang tanawin dito. Ano 'te? Palaisdaan yata. Yan. Sa kabila ganun din. Shout out Power Fuels. Alamig ng tubig nila. Grabe ang init. Buti may tubig na malamig. Refreshing. Time check 1 PM. Ride out kami sa Bulinaw ng 6 AM. Nakaka 99.91 kilometers na kami. Parang ano lang to, pumapatay ng germs. 99.9%. 99.91 kilometers. Andito na kami sa may Santa Cruz, Zambales. So syempre Papa Jesus. Ayun, mainit pa din. Picture muna. One way.
no, Victory Liner is calling. Gagamit naman kami ng pinagbabawal na technique. Abangan! Dinuguan sa akin. Kain lang kami. Kain na lunch. Ito sa may tapat ng stasyon ng Victory Liner. Good. Okay, tapos na kami kumain. So, ang problema na naman namin ni Papa Jesus, katulad ng problema namin na nasa Bulinaw kami, hindi namin alam kung saan kami matutulog or kung may mga bakante pa na pwedeng tulugan, kasi karamihan na nasa Bulinaw, nasa Bulinaw kami, karamihan o halos lahat fully booked na. Tapos may natsampaan kami doon doon sa may ano pangalan nun, Kanayon. Kaso nakuha namin pang family room, kaya medyo napamahal kami. Eh dahil no choice na, kaya doon na lang kami natulog. So ngayon dito sa may San Rafael to, no? Ayan ba to? Santa Cruz. Dito sa Santa Cruz. San Rafael Bulacan. Dito sa Santa Cruz, di namin alam kung yun nga, may mahanap kaming motel or transient or sa may mismong resort sa tabing dagat. So alamin natin mamaya. Dito pa rin kami ngayon sa may Santa Cruz. Dito na kami papalipas ng gabi ni Papa Jesus hanggang bukas, tapos ride out ng alas 2 na madaling araw. So ngayon hanap na kami ng coffee shop, kaya ang attire ko ngayon naka shorts lang. Pasukin natin ang simbahan ng Santa Cruz ng Gasenana. Shoutout sa mama ko at saka sa girlfriend ko. Ano pahala ng girlfriend mo? Shoutout kay Inad sa nanggila siya ng budol. Shoutout sa girlfriend ko daw nagpaalam. At saka kay Inad ang bawa mo. Wala na? Sino pa? Sige, salamat mga master. Ayan, dito kami sa may Edmas Resort. Dito kami kakain ng dinner. Kaya siyang entrance fee, 30 pesos. Pag Sabado lang daw. Eh, okay naman. May treehouse. Maganda naman yung lugar. Cozy naman. Tsaka marami kang choices na pwede mo kainan. So, dito lang yan sa Santa Cruz. Pangasinan to, no? Ay, ano ba to? Zambales pala. Santa Cruz, Zambales. Pangasinan. Okay, hanap mo na kami kakainan.